kalibukhan anak. May mag-aman maninirahan sa isang layon. Sila'y nakaliligwas sa buhay. Ang amay isang aman iniran at pinagpapasunuran niyang mabuti. Ang dalawa, pinakamamahal na anak. Isang araw ay nilapitan ng bunsong anak ang ama at hinihiling na ibigay na ng ama ng kanyang mama na hing-ari-arian at ibig na niyang magsarili. Hindi naman tumutol ang ama sa kahilingan ng bunsong anak. Nang makuha na ang ari-arian na uukol sa kanyan, ang bunsong anak ay nagtuno sa isang malayong bayan at nagpapalayaw sa buhay. Pinakaloob ng ama. Namulbit siya at sumala sa oras kaya. Naisipan niyan bumalik sa nisan tanahan upang makainan laman ang kinakain ng utusan ng kanyang ama. Nagalak. Nang gayon nalaman ang ama nang muling makita ang bunsong anak niya at hinagkan niya ito at inutusan ang isa sa mga utusan na bigyan ng pinakamagalan. Damit ang anak, isuot sa daliri dito ang isang mama haling sinsin at maghanda ng masarap na pagkain sapagkat sila'y maghahandog ng isang piging. Namanha ang panganay na kapatid nang dumating siya mula sa buki. Nagalit siya nang gayon malaman niyan ang kasayahan ay para sa kanya. Masaman kapatid na bumalik. Buong pagdaramdam niyan hinarap ang ama at sinabi, naglilingkod ako sa inyo. Sinusunod ko ang lahat ng inyong utos at tanggaral at hindi ko kayo sinuway kahit kailan. Ni isang guya ay hindi ninyon ako ipinagpatay, ngunit ang aking masamang kapatid ay himandugan pa ninyo ng piging. Sumagot ang ama, sa pangganay niyan anak.
ikaw ay laging nasa aking piling at ay lahat ng akin ay iyo. Nagsasaya tayo ngayon sapagkat ang iyon namatay ng kapatid ay muling nabuhay. Ang nawala ay muling nakita.